mga benepisyo ka bang hindi makuha sa ilang ahensya ng gobyerno? Gusto mo bang magkaroon ng oportunidad sa negosyo? Kailangan mo pa ng payong legal pero wala kang pambayad sa abogado? Aba eh, tumutok ka na sa programang Mare ng Bayan tuwing alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6:30 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes, kasama ang batikang journalist na si Mare Yao. It's beginning to look a lot like Christmas. Wow! Alam mo, gustong-gusto ko yung kantang yan. I always remember pag ako po ay pumupunta. Dahil syempre nga po, minsan nakakapag-Christmas tayo sa ibang bansa dahil dati po tayong lumilipad as a flight attendant dati. Ay naririnig ko yan sa US. Sabi ko, ay, namimiss ko ang Pinas. Bakit gano'n? Kayo ba ay nakapagpasko na rin na malayo sa inyong mga mahal sa buhay? Nakakasad ba? Oo, nakakasad. No? Eh, pero okay lang yan, ha? Yung iba kasing mga kababayan natin, mga OFWs, talagang nasa sad sila dati. Ngayon, medyo konti na lang ang sadness nila kasi nakikita na nila through social media, di ba? Minsan nakikita nyo FaceTime, Facebook, Viber, Messenger. Nakakapag-usap na, hindi na naho-homesick katulad ng dati, di ba? Sabi kasi wala eh, long distance. Napakahirap, napakamahal, mga ka-IZ. Magandang-magandang hapon po. At alam niyo po ba, 12 days na lang, Pasko na! Merry Christmas! Kamamas mo po! Che, ganda na eh. Kapag-iinit ka talaga ng brains, ha? Bakit? O hindi, mag-share tayo ng blessings. Totoo yan. Ako yung nag-share ng blessings, ha? Kaya ang Pasko nila dito mga next year pa. Nakakaloka Christmas party nyo, di ba? Oh, pero hindi, okay lang yan. At least may Christmas party. Sabihin natin, may party pa rin. Party, party. Di ba? Okay lang yan, ha? Kung wala ho tayong masyadong handaan ngayon, okay lang yan. Hindi ho kailangan na magarbong-magarbong handaan. At hindi kailangan laging, yung special, di naman. Pwede namang kahit papaano, sama-sama lang, di ba? Pwede na. Di na, totoo yan. If I remember it right, dati kung walang-wala, talagang marunong ka talagang bumaluktot. O yung kumot mo maiksi, aba, mamaluktot ka. Okay lang yan, kasi hindi naman laging ganyan. When you change your mindset, mag-iiba rin ang inyong pananaw at magiging better yan every year. Kaya changing of mindset lang yan, okay? Nakuha nyo na po ba ang inyong 13-month pay? Wala sumasagot. Sabi nila, wala! Ouch! Oo, masakit sa bulsa, masakit sa dibdib. Oo, intindihan na lang daw muna. Pero hindi, siguro meron yan. Magkakaroon pa rin yan kahit papaano, di ba? Saka, yung iba ata sa mga ibang cities nakakuha na ng ayuda. Di ba? Yung iba may ayuda na. Huwag naman natin tawagin ayuda. May mga, anong tawag doon? Giveaways na pang Pasko. Ayan. Ayuda, parang tulong na tulong eh, di ba? Huwag naman. Parang gift lang from whoever, ganyan. Appreciate na lang ho natin kung meron, di ba? Kung wala, okay lang din yan. Bakit? Sabi mo, hindi ko ba kayang bumili niyan? Di ba? Kahit konti makakabili rin ako para sa pamilya ko, di ba? Yun ang tinatawag ko minsan na hindi yabang, kundi minsan dahil kaya ko naman tumayo, di ako manlilimos, bibili ako kahit konti, pero galing sa pinaghirapan ko. Yan. Yan ang mga linya ng pelikula. Well, mga ka-IZ, dahil 12 days na po at Pasko na, I'm sure kayo ay nandiyan pa rin sa kinalalagyan ninyo at natatraffic kayo.
O hindi totoo, traffic talaga ngayon. Kasi bumabalik na tayo sa ating normal na buhay kahit papaano, di ba? Kanina nga nagbalita tayo, pababa ng pababa. Yan, yan ang gusto natin. Nakakabalik-balik na tayo. At sana dadating na yung panahon, very, very fast, abay hindi na tayo magfe-face mask. You would see all the smiles again. Kasi ngayon, ang ganda-ganda ho talaga lahat ng tao. Kasi mata lang ang nakikita. Pagka binaba yung face mask, ay balik mo na lang. Hindi. O sige na nga, ang bad ko raw ha. Ba't ako bad? Hindi ako bad. Okay, sige. Well, anyway, pag-uusapan natin ngayon ay isang government agency, mga ka-IZ. Kanina nga, well, sabi ko nga, di ba, dun sa ating plug, everyday, iba-iba po ang nagiging topic natin dito sa Mare ng Bayan. Tuwing Monday, about different government agencies ang ating mga makakapanaya, mga bago sa kanilang ahensya, mandato, updates, good news. O kaya naman ay minsan mga simpleng katanungan na pwede ba namin? Kasi nakapag-init ng ulo, man. Oh, di ba? May mga suggestion tayo. Wag naman violent reaction. Mga reaction lamang, okay? Yan, every Monday po yan. At every Tuesday, Legally Yours tayo. Kasama po natin ang iba't ibang mga batikang abogado. At hindi lang batikang abogado, sila rin po ay mga profesor ng iba't ibang eskwelahan. Partner po natin ng Philippine Association of Law Schools, Inc. in the Philippines. Ayan. Imagine buong law schools ng Pilipinas, kapartner po natin yan. At sa mga susunod na pagkakataon, mga ka-IZ, aba, kung kayo po ay may mga problemang gusto nyong matulungan na, you know, makahanap ng abogado, pwede ho namin kayong ituro sa pinakamalapit na law schools na malapit sa inyo. Libreng serbisyo ng abogado ang maibibigay sa inyo. Okay, pag Wednesday, ayan, usually mga panglalaki tayo dito, negosyo, panglalaki, hobbies. Ayan, kasi anything under the sun. At pagka Thursday, Beauty and the Best Thursday, aba, mga kasama naman natin ang mga beauty and best in their field. O kaya naman ay may mga medical practitioners tayong makakasama. At pag Friday, all around the world, ako, abangan nyo yan ha. Sa ating mga Christmas specials sa 22, 23, 24, mga pabati portion po ng ating mga kapamilya at mga ka-IZ ang ating magiging panayam. In short, sa iba't ibang bansa, pwedeng bumati sa atin at magbibigay sila ng update kung paano sila nagse-celebrate ng Pasko sa kani-kanilang bansa. Example, nasa Korea siya, OFW siya, paano sila nagse-celebrate? O yan, New Year, paano ba? O kaya, uy, alam mo dito sa bansang ito, ay, puro putok. Sabihin, ibang klaseng putok! Uy, na-experience ko yun. Nandun ako sa bansa, sabi ko, nanay ko sa akin, sabi niya, oh, kamusta naman ang New Year dyan? Sabi sa akin. Sabi ko, alam mo, namimiss ko na sa Pilipinas. Uy, bakit? Eh, kasi putok dyan, di ba? Ang ganda, ang saya, di ba? Dito sa bansang to, nako, nako, yung ilong ko sumasakit. Bakit? Kasi tinagtag ko ng mga white flower. Ibang klaseng putok. Oh. Pero okay lang, eh di putok din, masaya, di ba? Fine. Well, anyway, ngayon, sa Friday ha, ayan, at sa ating Christmas special and New Year special sa iba't ibang panig ng mundo, ayan, makakausap natin sila at sila mismo ang magbibigay po na kanilang mga experiences. At malay nyo, yung girlfriend at boyfriend mo palang bumabati sa'yo. Abangan. Alright, today is Monday, sabi nga natin, aba, magtanong na po kayo. Dahil handang-handa po ang ating panauhin na sagutin ang inyong mga katanungan. Alam nyo, nung ako'y nasa kabilang istasyon, blockbuster ito.
itong ahensyang to. Dahil ang dami-daming nagtatanong sa kanila. Although itong ahensyang ito, ang tinatawag nila parang ano lang sila eh. Sila ay kumukopya lamang mula sa local civil registrar. Pero madalas sila ang napagtatanungan. Kaya mas magandang tanungin na natin sila ng diretso, di ba? At sila ay magbibigay gabay. Ano nga bang latest sa kanilang ahensya? Ladies and gentlemen, mga ka-IZ, let's all welcome po ang officer in charge ng Registration Office for ang Philippine Statistics Authority Civil Registrar Management. Baliktad. Officer in charge, Registration Office for sa Civil Register Management po ng Philippine Statistics Authority, walang iba kundi si Mr. Emilio Kirubin. Magandang hapon po, Mr. Kirubin. Sir Emil, magandang hapon. Yes ma'am, magandang hapon po sa inyo at magandang hapon po sa ating mga masugid na taga-subaybay po ng programa pong ito. Nawa po ay makatulong po kami. Salamat po sa imbitasyon na. Oy, first time ko nakita si Sir Emil ha sa Zoom. Hi sir. Oo, first time kasi nag-usap lang kami sa phone. Diba? Oh, first time kaming nakita ni Sir Emil. Okay. Sir Emil, tanong ko lang po. Normal operation na po ba sa Philippine Statistics Authority? Meaning, pwede na po bang pumunta ang mga tao dyan? Ano ho ang bagong procedure nyo dyan, sir? Yes, ma'am. Mga ating mga outlets po naman ay bukas para sa ating mga kababayan na nagnanais makakuha po ng kanilang mga civil registry documents. Bagaman, meron tayong ini-implement po ngayon sa mga panahon ito ng pandemya, yun pong online appointment po natin. So, ang ating mga kababayan, bago po pumunta sa outlet, ay kailangan muna makakuha po ng online appointment sa appointment.psa.gov.ph. So, meaning to say, kailangan ho nilang magpa-appointment muna, tama po ba? Yes, ma'am. Opo. So pag nakapag-appointment, gaano katagal po yung pag-e-entertain? For example, today nagpa-appointment ako, mga ilang araw po 'yan bago sila ma-accommodate, sir? Ma'am, doon sa schedule po ngayon, hindi ko ako sure kung ano na po yung available dates for the appointment po. Malalaman po nila yung vacant dates or ano yung available day once na mag-appointment po sila, ma'am. Kasi po pagka ang scheduled day ay puno na po siya, hindi na po sila maaaring tanggapin sa araw po na yun. Ah, so parang may mga kota-kota lang, sir. Ano po, parang isang araw, ito lang ganito karami or pangalawa. Pero nasasabi naman agad kung anong araw sila pwedeng pumunta, ibig sabihin medyo maluwag yon. Ganun po ba? Yung available dates ma'am ay makikita nila doon sa sistema po natin, sa appointment system po mismo. So okay. Yung so, announcement yung po sa passport system ho ba yan? Minsan nakikita nyo kung alin yung open dates, ganun po ba yon? Yes ma'am. Ay, yes okay. Po. Ganun exacto nice. Ma'am. Mare na lang po, oo, hindi natin kahanap. Ay, yes, madam, at saka si ma'am at saka si madam eh. Mare lang po, mare. Anyway, so sir, ibig sabihin, so pag nakita nila yon doon sa website ninyo, pwede na siyang makapamili kung saan siya pwedeng araw na available siya at saka available din yung slot na yon. Tama po ba? Tama po kayo doon, mare. Mare. Oo, mare. Ma'am, parang hindi ako comfortable tawagin kang mare. Ay, naku kasi ho, ayoko ng mga madam at saka ano, ma'am, kasi ano, nahahanay, parang feeling ko magsesanadora ako. Ah, sige po, mare. May ma'am pa rin siya. Oh, anyway, so sir, ganito po yon. So, meron siyang appointment system. So, ibig niyo po bang sabihin, bawal ang walk-in? Yes po ma'am, yung pong mga walk-ins natin ay ibinibigay lang natin sa mga pagkakataong very urgent po yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Okay. Like just a matter of life and death na tinatawag nila ma'am, no? Kung kailangan na po nila yung dokumento, yes, na hindi naman available doon sa kanilang scheduled date. Mm-hmm. So maaari nating i-allow yun provided meron po silang dalang mga proof of urgency na tinatawag po natin. Ayan. Example po ng urgency. For example, sasakay na ng barko yung seafarer at kailangan nang kumuha ng passport, something like that po is an urgent matter, sir? Yes, ma'am. Basta meron po siyang scheduled na
ipapakita sa PSA para proof na ito ay kailangan na niya talaga yung document po. Yan, oo. Basta pwedeng ipakita lang na kailangan nila talagang makuha yung dokumento. Pero paano po yun, sir? Susulat ba sila? Pupunta sila doon? Makikipag-usap? Paano po yun, sir? Maaari silang mag-walk-in, ma'am. I-assess po yan ng ating mga empleyado sa outlet po. Titingnan kung yung validity po nung kanilang proof of urgency. Mm-hmm. Pag nakita naman po ni outlet po yan that merits yung kanilang urgency, ay i-allow po sila makipag-transact po sa PSA. Ayan. Alright. So na alam nyo na yan, mga ka-IZ, ha? Ngayon, iisa-isahin naman natin. Alam nyo po dati, ang Philippine Statistics Office, ay rather, Philippine Statistics Authority, yan yun po yung dating NSO. Tama po ba ako na pinagsama-sama na sila ngayon, naging Philippine Statistics Authority? Tama po? Tama po kayo, ma'am. Yun, oo. Dati kasi pag sinabi mong, ay, pupunta muna ako ng NSO kasi kukuha ako ng birth certificate, death certificate, marriage contract. Ganyan ang kinukuha nila. Tama po kayo, diba? Pero para po sa kaalaman ng lahat, ang PSA po kasi hindi lang tungkol po sa mga civil registry documents. Uh-oh. Ito po rin po yung pangunahing sangay ng gobyerno na nagbibigay serbisyo sa statistics po natin. Yan, oo. Pero kumbaga, isa sa mga mandato ng PSA, itong yung pagbibigay ng mga records ng ating mga kababayan. Yes, ma'am. Tama po kayo. Yun. Alright. So, ang kinukuha ho nila sa inyo, itong birth certificate, death certificate, marriage contracts, senomar, ano pa po? Yun po yung mga pangunahing documents po yan. Kung may pagbabago dun sa records, ang tinatawag po natin yan, yung mga annotated documents po ng civil registry documents. Yan. Okay. So, eto na, ha? So, meron ho akong mga itatanong sa inyo dahil nakita nyo po ay napakaraming gustong magtanong ay hindi niya makita. Sana ma'am makayanan kong sagutin yung mga tanong po na yan. Ay nako, hindi ho science, hindi math. Kasi mahina rin ho ako dyan. Oo. Sige. O, game na tayo, sir. Ang tanong ho ng marami, ano ho bang pinaka-update ngayon sa PSA? Dahil, although alam ko po, no, usually abogado ang sumasagot nito at noon sa dati kong istasyon, usually talagang abogado sumasagot nito. Pero I'm sure, sa tagal nyo po na nandiyan dyan, dahil nga po maraming nagtatanong sa inyo, no, regarding gender, palit ng gender, kasi minsan may mga errors, memorize nyo na yan, sir. Okay, magtungo ho muna tayo doon sa tinatawag natin, may mga administrative na updates po. Meaning, may mga pagkakataon po sa mga entry natin, like birthday and birth month. Hindi ho birth year, ha? A birthday and birth month ay administrative na lang po. Meaning, hindi nyo na kailangan umakyat pa ng husgado para ito ay i-file. Pwede ng administrative sa PSA. Tama po tayo dun, sir? Tama po kayo dun, ma'am, sa administrative correction po yung pagtutuwid sa petsa at buwan ng kapanganakan, pero hindi po to sa PSA unang ginagawa. Ito ay kailangang maidulog sa local civil registrar para mag-file po ng petition for correction of entry under Republic Act 10172 na. Ayan, okay. Yan ho ang pag-usapan natin, mga ka-IZ, ha, kasi medyo marami tayong itatanong sa kanya. Pero aside from yung pwede na administratively, yung change of date and change of month. Date and month lang po, ha? Kasi ang year po, talagang kailangan husgado. Bakit? Kasi may implikasyon na po ito sa mga pension, sa mga legal matters. Kaya bawal po ang year. Ang year, husgado po talaga yan. Pero ang month at saka date ng kapanganakan, pwedeng administrative. Aside from this, sir, ano pa po yung pwede na ngayon na administrative? Yes, ma'am. Ang iba pa po na mga pagkakamali na sa tala ng civil ng ating mga kababayan na maaaring i-correct sa administrative process ay ito po niya tawag natin na typographic error sa kanyang birth certificate. Kung may maling spelling kahit sa mga entry doon sa ating dokumento na
civil registration, maaari po niya itong ito with administratibo sa RA 9048. Maging ang gender, katulad po na nabanggit ko po kanina, ang gender din po ay maaari na rin maitama sa ating mga civil registry document. Ito po ay under din siya ng RA 10172. So, change of first name. Ano po? Yung change of first name po kasi ay pwede rin tayo magpalit ng pangalan. Basta pasok po siya doon sa criteria kung bago natin papalitan yung ating pangalan. Ito po ay under din siya ng RA 9048. Okay, sir, tanungin ko lang ha. Yung kaninang sinabi mo, typo error. Paano mo malalaman kung typo error ay typo error? Ibig sabihin, Dominga at Domingo. O and A. Is that a typo error na masasabi, sir? Yes, ma'am. Ah, so kunwari dapat Dominga, naging Domingo. Isang letter, yes, typo error yon, pwede administratively. Pero yes, dapat ma'am, ito ay nasa pangalan, hindi sa surname. Yes po, ma'am. Oo, iba ang surname ha, bawal po ay eh, kasi nag-iiba ang tatay mo pagka Domingo at Dominga. Oo, nagpapalit ng tatay. So first name lang, 'di ba? First name lang. Change the first name, ma'am. Ano pa pa? Ano pa ma'am, yung lahat ng entry po dun sa birth certificate, yung kung kasing last name, ma'am, yung correction sa last name, ina-assess po natin yan kung substantial po yung pagbabago dun sa last name. Pag substantial yung pagbabago dun sa last name, yun po yung sinasabi natin kailangan padaanin po ito sa korte. Yan, oh, yan ha. Nako, ang daming magtatanong na naman sa atin itong mga to. Kasi alam nyo po, noong panahon ng Makopa, kasi dati, pag nanganganak ka, di ba na-experience ko, ibig sabihin, panahon din pala ako ng Makopa. Okay, noong pagka ikay nanganganak, oho, dadalhin sa ospital yung mga birth certificate na pipirmahan ng nanay. Ano ho? Eh, dati ho kasi, ilang kopya yon na patong-patong. Eh, syempre, hilo pa yung nanay eh. Kakapanganak lang, binigay mo ka agad, di ba? Eh, pagkabigay sa'yo, eh, syempre, hindi pa madiin ang pagsulat. Eh, dati parang carbonized lang yun hanggang dulo. Ay, iba-iba, eh, hindi nila alam na malaking impact yun dahil yung una sa ospital, pangalawa sa NSO, pangatlo sa civil register. Eh, pagdating sa dulo, hindi na mabasa. Kaya nagkakaroon ng mga mali-mali sa entry ng mga birth certificates. O kaya, di ba sir, minsan hindi pa sila sigurado ano ba papangalan ko dito sa anak ko. Boy o girl mo minsan ang nakasulat lang. Ah, yes ma'am. Tama diba? Po kayo dun ma'am. Ma'am, parang kabisado nyo na po yung civil registration. Ay, sinabi ko. Pag-prepare po ng civil registry document. Wow. Sabi ko sa'yo, dati parang na-masteral degree ko yan doon sa kabilang istasyon eh. Wala na kaming ginawa kung hindi mag-explain. Oo. Eh, pero hanggang ngayon, mali pa rin. Mali pa rin yung iba. Pero ang good news dyan, di ba no, sir? Maraming administrative na pwede na po, katulad nung gender. Ito nga typo error at saka change ng first name. Ito yung sinasabi namin kaninang change of first name. Boy and girl, gusto niya nang palitan. Hi, finally. Emilio ang pangalan. Hindi boy. Ama, meron po tayong meron po tayong proseso po diyan na sinusunod sa civil registration. Meron po kasi halimbawa 1993 pababa po 'yan. Yung baby boy at saka baby girl na pangalan, may maaari pa po natin itong gawing supplemental report lang. Uh-huh. Hindi siya padadaanin sa administratibong paraan. Oh. Pero pag ang bata is 1993 pataas, uh-huh, apo, ano na po siya, magdadaan na po siya ng RA 9048. Ano yung RA 9048, sir? Ito po yung Republic Act 9048 na pwedeng mag yung administratibong process para sa typographic error sa ating mga civil registry documents na. Ah, so hindi rin mahirap, madali lang. Yes, ma'am. Oh, di ba? Kasi dati korte, dami nang ginagawa. Bising. Yes, ma'am, lahat po ng pagbabago dati po sa ating civil registry documents po ay talagang dumadaan siya sa korte. Buti na lang po, meron na tayong mga napasang batas para sa mga administrative correction, pero pag ang pag-uusapan po natin ay entry ng citizenship,
yung age na maapektuhan, yung status ng bata, ay kailangan pa rin dumaan po sa parte yun na. Ay nako, kasi yan. Pati po yung nationality. Oo, masalimuot yan. Siguro discuss natin yan kasi yan, dyan na pumapasok yung mga illegitimate, legitimate, ganyan. Ako legal wife, mga ganon. Iba na ang usapin dyan. Oh, anyway, ang tanong natin ngayon, sir. So, ibig sabihin yung gender at saka yung gender ho, babae, lalaki. Kasi ho dati, pag nag-ex kayo, aba, sabi ko nga sa'yo, medyo, alam ba, hilong-hilo pa yung nanay eh. Minsan, pag nalukot yung pinakadulong papel eh. Alam nyo, sir, nangyari po kasi sa anak ko yan. Hilong-hilong po kasi ako. Based on experience pala ito, ma'am, no? Usapang experience pala ito. Usapang experience. Eh, hilong-hilo ako. Eh, may pinapirma ba naman akong sangkatirbang papel? Ay, sabi ko, hindi ba pwedeng bukas na ito? Oo. Eh, jolling-jolly pa ako eh. O, tingnan mo, yung isang anak ko tuloy, alalaki, ay may naging babae. Sa dulo, naging babae. Ay, tingnan mo nga naman, ang sakit ho sa ulo, mga ka-IZ, bakit? Eh kasi po, eh magpapa-check up pa siya. Oo. Eh di syempre kailangan sa government hospital, i-ultrasound kasi baka mamaya napalitan nga daw siya ng ano, baka nagpa-trans sa transplant or something. Transplant, yes. Oo. So kailangan niya magpunta sa ultrasound sa isang hospital, ganyan. Pero ang sakit sa ulo kaya napakahirap po talaga magkamali sa mga ganyang klaseng pagkakataon. Pero hindi ho ang gumagawa niyan ang mga taga-PSA. Hindi ho, ha? Kasi may procedure po yan. Sige nga, explain nyo nga sa amin, Sir Emil. Ano ba ang procedure? Kanina nabanggit nyo. Pero alam nyo na, minsan, baka may mga nahihilo tayo sa traffic ng mga taga-IC. Eh, hindi nakuha. Ulitin yes, natin yung procedure. Hindi ho sa PSA ginagawa yan. Sa local civil registrar. Go ahead, sir. Yes ma'am, ang registration po ng ating mga civil registry document ay ginagawa po ito o mandato po ito ng ating mga local civil registrar. Ang nagpiprepare po, bagaman hindi sila personally minsan, nagpiprepare ng birth certificate sapagkat maaaring iprepare ito ng hospital or ng midwife po na nag-attend doon sa pagkapanganak ng nanay at tatay. So ang gagawin lang po ni local civil registrar is i-assess yung mga entry, i-check kung tama ba siya, tama ba yung form na ginamit sa pag-rehistro at sila po yung mag-register. Mm-hmm. And after that po, pag natapos na yung registration, meron silang mandato na i-submit ito sa PSA. Mm-hmm. So halimbawa po, pinanganak siya ngayong November. So December 10 ng next month or after the reference month po ay isasumitin po nila itong mga dokumento na ito sa ating mga provincial offices. Mm-hmm. So yung ating mga provincial offices po ng PSA ay meron silang 4 linggo para i-process po yung mga dokumento na isinumiti po ng ating mga local civil registrar. Mm-hmm. After that, isasubmit po nila dito sa PSA Central Office. Sa Central Office naman po ay i-assess yung document din, i-check yung kanyang soft copy or yung data file na tinatawag natin versus doon sa document. Kasi po ito ay importante bago po natin ma-scan yung document at ma-load sa ating CRS database yan na tinatawag natin. Mm-mm. Na maaaring ma-access po ng ating mga outlet nationwide. In short, so doon po na, in short, hindi po kami ang nagre-rehistro. Yes. At in short, kung anong entry nyo, hala, pasok lang ng pasok kasi kayo ho ang sumulat niyan. Hindi ho sila. Pero may mga pagkakataon talaga na nagkakamali dahil nga ako doon sa mga carbonized na mga papel. Pero ngayon, hindi na ko kasi uso eh. Pero tatanungin natin yan kay Sir Emil mamaya. Sir Emil, dyan lang kayo ha. Kasi meron pa tayong part 2. Magko-commercial lang po kami at may prayer lang kami. Babalikan ko kayo, sir, ha? Okay po, ma'am. Thank you so much. Sandali lang po, mga ka-IZ. Babalikan natin si Sir Emil. Pa-usapang PSA po tayo, Philippine Statistics Authority. Mga ka-IZ, babalikan po namin ang ating diskusyon sa ating pangalawang yugto ng Mare ng Bayan. Walang iwanan. Mare ng Bayan. Kasama ang batikang journalist na si Mare Yao. Mare ng Bayan. Kasama ang batikang journalist na si Mare Yao.
Babalik po tayo sa ating pangalawang yugto ng Mare ng Bayan. Ako pa rin po ang inyong Mare, Mare Yao. Uy, batiin natin ang ating mga masugid na nakikinig at nanonood sa ating social media accounts. Of course, Engineer Jeff Panopio, andyan si Julie Pakulan, Lulu Pakulan, si Playton Brigaudit, si Che Venson, si Jovi and Bobby Panopio. Hello, good evening. Uy, sa SSS kanina, sino nga ba? Si Miss Alma at saka si Sir... wait a minute, kaping mainit. Sino nga ba? Sa SSS po, maraming salamat yung kaninang pinuntahan namin. Ayan, wait lang ha, hanapin ko lang ha. Thank you so much, napakabait nila. Si Sir Ricardo Galdo ng SSS, dyan sa May East Avenue, magandang gabi po. At si Miss Alma ng SSS, good evening to all of you. I'd like to say hi also to our regular, regular viewers from Facebook, andyan si Halon Haylon. Gandang hapon, Ate Mare. Uy, sure ka, ate ako? Pwedeng ikaw muna, ate. Si Alvin Kompetente. Pasko na, Mare. 12 days na of Christmas. Sana tandaan, bawal ang sad. Dapat happy. Tama. O, si Roy Ramirez, listening from Bahrain. Okay, kaya tawa pa more. Government talk on a Monday evening. Si Jove Cabalquinto, listening via home radio 98.3, Jensen. O, sige, magtanong pa ho kayo sa atin, ha? Go, go, go lang. May oras pa. Okay, eto. Okay, eto na. Balikan natin ang ating panauhin ngayong gabi, mga ka-IZ. Let's welcome back Sir Emilio Kirubin. Are you there? Knock, knock. Oh, he is there. Kita ko na si Sir. Okay, Sir, ganito, no? Nabanggit nyo na para kayong Xerox copier. Tama ba ako? Kung ano lang yung sinulat na para kayo nagsisirox eh, di ba? Tama po, ma'am. Mm-mm. Ayan. So, kung kayo po ang mismong nagkamali, katulad ko, medyo ano, syunga-syunga lang ang peka. Diba? So, nagkamali ako. Eh di, nagyon, tuloy. The boy became a girl. Buti na lang sa papel lang. Diba? Sa papel lang. Oo. Anyway. So, ang tanong natin, sir, eto na. So, kung mga administrative na... corrections lang. Mura lang ba ito o medyo may kamahalan ng konti? Ma'am, depende po dun sa error po niya. No? Kasi meron tayong RA 1948 ng bayad ay 1,000 lang yung filing fee sa ating mga local civil registrar. Mm-hmm. Meron namang 3,000. Yung 3,000? Ang mahal din ng 3,000, sir, ah. Kumpara doon sa court process natin dati, ma'am, ay talagang it's ano na siya, malayong-malayo na siya sa presyo natin. Totoo naman. Opo. Yung bigyan mo ako ng sample, sir. Ano yung 1,000 na binabayaran pag administrative? Ano yung 3,000? Ito po yung mga typographic error lang, ma'am. Nagkamali lang sila sa spelling. Yun po yung may filing fee na 1,000. Pero po yung change of... gender, yung sex po niya babaguhin, 3,000 po yan. Maging ang buwan at saka petsa po ng birthday, 3,000 po yan. Saka yung change of first name. Yun po yung mga filing fee po noong mga yon, 3,000 pesos sa ating local civil registrar. Pero hindi doon humahanga, ma'am, kasi meron pa tayong mga requirements na kailangan gawin bago natin may proseso yung correction po na yan. So yung mga overhead charges, meron pa din po yan. Meron publication sa ating na local circulation sa ating mga local civil registrar. Ayan. May mga publications po yan. Sabihin, ilalathala ninyo na, for example, yung anak ko ay lalaki. Oo. Ilalathala kasi kailangan ng publication. Dati ho kasi, nakapag-gender, dadaan pa ng korte. Yes po. Nakakaputi ng buhok, ha?
Di nga, nakaputi ng buhok yun, ha? Tapos ang mahal pa, kasi kailangan ko pang kumuha ng abogado. Nakakasign din ng bulsa, ma'am, no? Nakakasign din ng bulsa. Kasi kukuha ka pa ng abogado. Sabi ko, ha? Nagkamali lang ang nanay, kaya bawal mahilo pagka nanganganak. Diba? So anyway, so ngayon, at least 3,000, yun nga po, ha? Ang sinasabi kanina ni Sir Emil, yung bayad na 3,000 sa loob lang ho yan ng civil registrar. Pero, pagka yung mga process, kasi syempre may X, may ultrasound, may filing fee, blah blah, ganyan, may bayad pa rin. Kaya talaga napakahirap magkamali, ha? Okay. Okay. May tanong dito si Billy Baryon, pero parang hindi sa'yo ito eh. Sabi niya, good evening po, tanong ko lang po kung bakit po walang signature ang national ID. Ang ibang bank ko kasi hindi tinatanggap po lang signature. Okay, national ID. Kasi nga yes, PSA pa din. Pero ang saklaw ni Sir Emil ngayon, yung mga pang birth certificate lang, tsaka yung mga yes, ma'am. Next time, mag-guest ma'am, tayo. Yung ating national ID po, ma'am, is tinatanggap po yan sa lahat ng ahensya, privado man yan o publiko. Pag hindi po yan tinanggap, ma'am, pwede kayong sumulat sa PSA para mapadalhan ng letter kung alimang banko yung hindi tumatanggap or hindi nag-honor po ng PSA ID. Parang nasa loob naman ng booth, di ba? Bakit may langaw? Naligo naman ako. Ano ba? Sorry, kanina pa ako gumaganyan eh. Okay, sige. Anyway, oy, sabi ni Sir Emil Billy, dapat tanggapin yan. Pag hindi tinanggap, okay, bawal. O sige, sumbong natin. May multa po yan, ma'am. Mahal ang multa niyan eh. Oo, dapat hindi tanggapin nila yan. Ano ne? Kaya nga national ID eh. Okay, sige. Okay, let's go naman po doon sa... magkano ko ngayon ang pagkuha ng birth certificate, death certificate, marriage contract, Senomar? Ang isa? Murang-mura lang po, ma'am. Ang birth certificate, death certificate, at saka marriage certificate po ay 155 po yan sa ating mga outlets. Ang Senomar po is 210. Pero meron po kami mga outlets po na under ng LGU. Yung LGU hosted outlet na tinatawag natin na malimit dito sa NCR po yan, like Caloocan outlet, Muntinlupa outlet, Pasig outlet, and Makati outlet po natin, meron silang additional fee po na ipinapataw dyan na napupunta naman po sa ating local government unit. Ayan. So kung gusto nyo makatipid, diretso na lang kayo. Sa diba? East Avenue, ma'am. Oo, diretso na lang kayo. Pero kung Pasay outlet din. Yan. Pero kung malayo talaga sa inyo, parang pinamasahin nyo na oras nyo, tsaka doon na lang kayo sa mas malapit, di ba? Para hindi sayang oras, di ba? Tama hindi po, sayang ang pagod. Uy, alam niyo, pag nagko-compute kayo, pati pagod nyo, isalin nyo. Hindi nga, kasi, di ba, Diyos ko, nawalan na kayo ng kalahating araw, nag-absent pa kayo sa trabaho, ay, nako. Eh di sayang, pagod pa, di ba? So kung mayroong mas malapit sa inyo, go lang, dun na. O kung may pwede rin pong online, ma'am. Pwede rin siyang online po. Meron tayong dalawang private agency po na tumatanggap po ng ating online request. Sila po yung lehitimo na tumatanggap ng PSA request. Ayan, online pwede daw, ha? Magkano online? Mas mahal? Mas mahal siya, ma'am, kumpara doon sa mag-walk-in ka sa client. Pero katulad ng sinabi niyo, ma'am, kung pipila siya at working siya, mas mainam to kasi i-deliver na po ito at your doorstep po yung document. Eh pero kasi baka naman saksakan ng mahal yan, sir, ha? Baka kung sa inyo... Ang pagkakaalam ko, ma'am, is 300, hindi siya lalagpas sa 400 pesos po yung okay. Isang okay, so parang doble? Yes, ma'am. Oo, parang doble. So, kasi kasama po yung courier na pagpapadala ng document po sa nilang bahay. Kasi merong mahal din ang courier pag nagpapadala. I think that's reasonable already. Pagkasama yung pagpapadala, no? Okay. Yes po. So, ayan, i-weigh things niyo po yan, ha? Kayo na pong bahala dyan. Ngayon, ang tanong ko, ito po bang mga birth certificate? Kasi yearly, nakikita ko, iba ng iba yung kulay. Kunwari ngayon, ang birth certificate mo, blue, mag next year, parang green. Tapos yung sumunod, parang iba na naman. Bakit ho ba papalit-palit, sir? Ma'am, ito po isa sa mga security features na tinatawag natin sa pag-i-issue po natin ng civil registry documents. Kasi po, marami tayong mga kababayan na medyo mahuhusay at graduates sa University of Recto, ginagaya po nila yung papel natin. Ganon. Yes po, ma'am. Okay.
Talaga, ang galing natin talaga. Ayoko nang magsabi. Ang dami ng graduation dyan, huwag kang ganyan. May reunion sila sa Pasko. May Christmas party. May Christmas party din, ma'am. Eh, kasi reunion eh. Maraming nag-graduate. Okay. Anyway, so, wala kong supposedly expiration yan. Kaso, on a yearly basis, you change it para hindi magaya ng mga gustong gumaya. Something like that. Yes, ma'am. Ma'am, ang ating document po na in-issue ni PSA or maging nung dating NSO po ay wala po siyang expiry. Nag-issue na po si PSA ng memorandum tungkol dito na dapat po ang mga document na in-issue ni PSA ay ano po siya? Tatanggapin. Hindi siya nag-expire. Opo. Dapat tinatanggap po yan ng ating mga end user. Pero yun nga lang, minsan talaga, sir, may mga pagkakataon. For example lang, sir, ha, yung mga kumukuha ng visa. Example, pupunta ng ibang bansa, gusto talaga nila latest, kaya mag-a-apply ka ulit. Kasi parang meron silang, meron silang requirement, kailangan ko latest. So wala kang choice, kukuha ka ulit. Pero yung mismo sa inyo sa PSA, walang expiration yan. Tama yes po, no? Po, tama po. Mm-mm. So, yun lang ang ano natin. Kasi talaga, depende ho yan sa humihingi sa inyo ng inyong records, no? Eh, pero minsan, kung igigiit ninyo, eh baka di ka naman bigyan ng visa. Yun lang, ma'am. Di ba? Or di ka tanggapin sa trabaho, ma'am. O, minsan di ka tatanggapin. Matigas. Depressed. Out. Ayaw, ha? Gusto mong masaktan. Eto sa'yo. Ah, mga ganyan. Hindi naman. Huwag nyo saktan. Okay, eto naman. Okay. Yung mga corrections sa loob ng yung data. Example, pag ikaw ay annulled, okay, na-annul ka na ng iyong kasal, ibig sabihin na pawalang visa ang kasal mo. Ang ine-expect nung iba, makikita nila dun pag humingi sila ulit ng Senomar or yun muna ang tanong. Pag humingi ka ng Senomar na ikaw ay annulled, anong lalabas? Lalabas po yung advisory on marriages, ma'am, pero meron po siyang remarks. Ah, may remarks. Na-annulled na po siya, apo, na-annulled yung marriage. Kasi po, ang hindi ka naman pwede kasi bumalik sa pagiging single pagka na-annulled yung marriage mo po, ma'am. Kasi nag-enter ka na sa marriage. Yung Senomar sa certificate na ibinibigay natin doon sa ating kababayan na hindi pa kailanman ikinakasal. Ah, okay. Eh, sir, di ba pagka-annulled, I'm single. I should be single. Pero yung status na, ma'am, is annulled na siya. Pwede magpakasal ulit, pero yung status niya is annulled. Annulled lang. Hindi pwedeng single. Hindi siya pwede, ma'am. Pero maaari niyang gamitin yung Senomar, yung certificate na ibinigay sa kanya na meron na po siyang remarks na annulled. Katunayan na wala na po siyang responsibilidad sa marriage. Maaari na po siyang ikasal ulit. Alam na mi. Okay, sige. Pero for example, meron yung iba nagpapalit ng pangalan. So expect nila kasi yung mismong kunari yung Dominga nga, 'di ba? Yung first name niya is Dominga. Eh talaga Domingo siya, ang pangalan niya is Domingo. Okay, o Doming, o 'di ba? Ang galing kong magpangalan, ha? Akala mo writer ako. So, for example, Domingo, tapos naging Dominga. Ine-expect niya, pag kumuha ko siya ulit ng birth certificate, naka-reflect na doon yung tamang pangalan niya. Kasi nag-file na siya eh. Tama po ba yun or annotation pa rin sa gilid ang makikita nila? Tama po kayo din, ma'am. Ang any changes within the civil registry documents po ay hindi natin mismo babaguhin doon sa actual certificate. Ang gagawin lang po natin is a marginal annotation to effect po kung ano man yung pagbabagong ginawa po nila doon sa kanilang civil registry documents po. So hindi talaga ho bawal pala talagang palitan. Kumbaga talagang yes, makikita nyo lang sa gilid yung mga pangyayari sa buhay nyo. Walang erase-erase. Wala pong erase-erase. Wala. Oo. Sulat-sulat lang on the side. Oo. Yes po. Hindi kasi pwedeng kahit burahin mo ang nakaraan.
Wala. Walay bawal. Wala po. Wala. Walang take two ito. Talagang susulat at susulat niya. Okay, ang tanong naman ng karamihan, paano daw po kung blanco? Example, name of, for example, pinanganak siya, for example, sa Maynila. Eh, hindi na isulat na Maynila siya pinanganak. In short, blanco. O kaya, ang kanyang middle initial, in short, blanco sa birth certificate. So, paano na yun? Apo, yung mga ganitong kaso po, ma'am, yung inadvertently omitted during the registration, ang kailangan lang po nilang gawin ay pumunta sa ating mga local civil registrar at mag-request po ng supplemental report. Mm-hmm. Yung supplemental report na ito, once po na ma-receive ni PSA, ay magkakaroon nga po ulit kami ng annotation doon sa birth certificate to supply po yung mga missing entry doon sa kanilang civil register documents na. Mm-hmm. So in short, basta meron ho kayong problema sa inyong birth certificate, sa death certificate, o kaya naman sa marriage contract, ang unang talagang takbuhan nyo, hindi ho sa PSA, ang unang takbuhan nyo doon sa local civil registrar kung saan po kayo nakarehistro. Yan. Tama po ma'am. Kung saan na tala yung record. Yon. Kasi doon niya sasabihin sa inyo paano nyo papalitan, aayusin. Ngayon, ang PSA lang, siya lang talaga yung nagbibigay sa inyo ng kopya dahil ito ang pinaka, sabihin na nating official na dokumento na pwede nyong ipakita sa ibang bansa o kaya dito sa Pilipinas. Pero ang nagpapalit po niyan sa Civil Registrar's Office, sa munisipyo or sa city kung saan kayo nakarehistro. Ngayon ang tanong, sir, nagtatrabaho na ako dito sa Maynila eh. Hindi nyo ho ba alam, nasa tawi-tawi pa po yung Civil Registrar's Office eh. Eh, paano ho yan? Babalik pa ho ba ako doon? Eh, maaantala po kasi yung ano ko, yung trabaho ko. Paano po? Maaari po nilang, ano ma'am, ang gawin is, halimbawa may correction doon sa kanilang birth certificate like RA 9048 or RA 10172, pwede po silang migrant petition. So kung saan sila nakatirang local civil registrar or yung munisipyo na nakakasakop sa kanila, pwede silang dumulog doon sa local civil registrar na yun at mag-apply ng correction through migrant petition na tinatawag po natin. Kaso nga lang, ang proseso pong ito, yes ma'am, ang proseso pong ito ay medyo mas matagal kumpara doon sa ikaw mismo or nag-utos ka ng authorized representative doon sa local civil registrar kung saan po kayo nakarehistro. Maari naman po kasi hindi mismo yung may-ari ang pupunta, pwede siyang mag-authorize po or through SPA. Yan. Siguro mas maganda yon through SPA kasi mas mabilis. Kasi baka, lalo na ngayon, pandemya, baka maantala yung mga dokumento ninyo. Ano, mag-SPA ka na lang, padala mo at paayos mo. Kasi sa mismo, mas madali kaysa sa pag-transfer. Ngayon, sir, hindi kasi nakapag marami, okay? At marami, ha? Ang nagdo-double entry. Anong ibig sabihin ng double entry? Ibig sabihin, nag-file na sila ng birth certificate, eh nagpunta ng abroad, pinalitan ng edad, pinalitan ng pangalan, etc., etc. Ano ba? Nag-late registration ang magaling. Diba? Oo, dahil alam na you, dahil may mga balak-balakin. O kaya, ang pangalan ni Jeric, eh may asawa na, nagpalit. Kasi gustong mag-asawa ulit. Nahuhuli nyo ba yung mga ganyan? Yes po ma'am, nahuhuli po sila ma'am. Unang-una, hindi naman sila nagpapalit ng magulang. Kaya nga! Ako ba? Oo. Opo, pag hindi sila nagpalit ng magulang at magkatugba yung kanilang birth date, hindi naman sila kambal, makikita natin yon sa time sa date of registration niya. Oo. So sa date of registration, makikita natin yan kung ano po yung naunang registro niya. Kasi po, sa civil registration, may rule po tayo na kung ano po yung first registration mo, yun ang unang valid record mo. Yeah. At unless, ipetition mo to sa korte na maging valid yung succeeding registration. So, malaking gastos po yung nagagawin nila yun kung sakali na. Okay. Ang tanong natin, wala bang falsification of public documents yan eh? Hindi ho ba nakakasuhan ang mga taong gumagawa niyan? Pwede po ma'am, pag may tao na gustong magka-interest na sila ay kasuhan po. Oo. Yes po. Oo. Tapos kung hindi naman,
Eh di syempre, nako, bahala na kayo sa buhay nyo, matatanda na kayo. Yes, ma'am, nangyayari po ito nung hindi pa, mas madami pong nangyayari ito nung hindi pa tayo computerized po. Correct, no? Kasi correct. Kung ano yung i-request nila noon na document, halimbawa nagbago sila ng lugar, eh manual process po yung paghahanap namin, hahanapin lang namin sa lugar na yon. So, syempre, ang ilalabas ni PSA negative or ni NSO dati is negative. That's why nagkakaroon ng chance na makapag-delayed registration sila. Ngayon po, na-computerize na yung ating system, nakikita na natin lahat yung registration sa buong Pilipinas, nati-check na natin yon. So, yun po yung ginagawa nating maintenance sa ating database na nililink natin yung mga records na multiple registration ng isang tao para magkaroon lang po tayo ng iisang record na ibinibigay po sa kanila. So, in short, di kayo pwede makawala. Yes, ma'am. Kaya na kayong mag-late registration. Anyway, so alam niyo po napakaraming mga katanungan pa ha. Huwag kayong madadala, Sir Emil ha. Balik kayo sa amin ha. Anytime po, ma'am. Ayan. O baka may babatiin ka, Sir Emil. Batiin mo na. Ay, salamat po sa pagkakataon, ma'am. Happy birthday po sa aming Philippine Statistical Officer ng Bataan dati, si Ma'am Ledesma Morante. Ma'am, happy birthday at salamat po ulit sa pag-imbita, ma'am. Sana po ay nakatulong kami sa ating mga kababayan na linawan sila sa kanilang mga tanong tungkol sa mga civil registration na nagkakaroon sila ng agamaga. Thank you so much, ma'am. Maraming salamat po. Malaki pong tulong talaga ang inyong pagpapaunlak sa amin dito sa aming programa. Thank you, Sir Emil. Thank you po. Happy birthday. Thank you so po much, sa may birthday. Thank you so much po. Alright, ayan. Oy mga ka-IZ ha, pasalamatan natin ang ating naging panauhi. Alright, ngayong gabi at sana po'y marami kayong natutunan. Bukas po, pag-uusapan natin legitimate at illegitimate. Nakto, yan na tayo eh ha. Yung mga ako legal wife na yan eh, yan eh. Oo, kasama si Attorney Noel Del Prado. Muli po, ako inyong Mare ng Bayan. Hanggang bukas. Ay, teka muna, wait. Batiin natin si Franklin Rodval Miranda. Alam mo, next time, alam mo tuloy, hapangpangan. Alam niyo po, next time, National ID System ang ating magigest ha, para at least lahat po ng inyong mga katanungan ay pwede muling masagot. Hanggang bukas, ako po inyong Mare ng Bayan. Mare Yao, bye! Mare ng Bayan, kasama ang batikang journalist na si Mare Yao.